Good day guys and welcome back ulit sa ating channel. Isang magpapalang aras lahat kasi makapag-share naman tayo ng idea sa ating motorsiklo. Tris Vlog ay isang Honda Wave 100 ay nagkaroon ng aktual na buting usok sa kanyang makina. So shout out kay owner, siya po ang owner natin po, Tris Vlog. Smell po niya, busing. So tara guys, ang nangyari sa motor busing guys ay nilungred niya to pa-uwi sa kanilang bahay. So ngayon bigla daw tumirik at nagkakaroon na ng puting usok bigla. So tapos pinilit niya pinilit pa niya umuwi sa kanilang bahay hanggang nakabalik siya dito sa aming bayan. So para makita niyo guys na nagkakaroon ng aktwal na puting usok ng motor, syempre kailangan natin pandarin ang kanyang motor. Oh natin guys, yan. Patayin natin yung motor ni Bossing guys. So nakita nyo naman ang sitwasyon ng kanyang muffler o canister ay nagluluwa na ng maputing usok. So Lods Boss, bakit nagkaroon ng ganyang senaryo yung motor ni Bossing? Siyempre guys, kailangan natin alamin kung anong nangyari sa kanyang block. Tatlo lang yan, cedar block, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng gas-gas, pangalawa, overheat, or natuyuan ng oil si Bossing sa long red yan, nakalimutan niya mag-preventive maintenance. Pangalawa ay may possible na pumutok yung head gasket, kaya pumasok yung oil at tasunos combustion chamber. So, possible din sa kanyang valve seal. Siyempre, para makita natin, ma-confirm kung ano problema sa motor bossing guys, kailangan natin baklasan yung head saka block. At tanggalan din muna yung air cleaner saka carb. Saka natin makita yung sitwasyon. So, ito na guys, nabaklasan natin yung head, yung carb pala, saka air cleaner. So, napakali nilang baklasan yung mga parts na yan kasi basic lang yan na mga parts. So, ngayon, ang pinaka-importante saka content natin ay kung bakit nagkaroon siya ng ganun kalakas na puting usok na lumalabas sa kanyang canister. Siyempre, kailangan natin tanggalin yung mga nut ng kanyang stud bolt. Yan guys, itong motor ni Bossing ay never pang backlash. Boss ko, never pang backlash boss. At first time pa itong makita natin sa ang kanyang sitwasyon ng kanyang cylinder head. Okay, tanggal ito. Yan yung bolt. Si Bossing guys ay dayo, hindi siya taga rito. So dito lang siya nagtatrabaho sa aming bayan. At nung pag-uwi niya, ay bigla na lang nakaroon ng paghina ng kanyang motor. So pagkatapos nun, nasyak na lang siya at biglang umusok ng madami sa kanyang makiaas kanyang canister. Ayan sila guys, at natamaan ang ating camera. So yan, try lang natin. Ayan, so yan. Pakihawak ng camera boss, dyan ka lang. Sige, ano lang boss, sige lang boss ha. Ano lang, ganyan lang boss. So siguro kung masarap kung saan tayo maka, ano boss. Ganyan. Pero T-Rinch nga itim MR. Ang itim MR, itim MR na. So tanggalin mo natin itong nut ito, bolt. So kapag natatanggal tayo ng head guys, nunod ng isang i-top dead center kasi nagbabaklas naman tayo. Pero kapag tatap over tayo, kailangan na isang i-top dead center para makuha natin yung timing. So ganun lang. Guys, ang tigas. Tumutunog pa yung ano ni Bossing guys. Mga bolt, tumutunog pa. Si Bossing man lang nakakawak ng camera. So yun, tanggal na siya. Ang kulang na lang ay kanyang head. Sikwatin na natin. Yun. Tanggal na guys. Yun guys, oh, napakabasa na kanyang head, oh. Yun, oh. Yun, oh. So, klarong-klaro guys, na ang kanyang head gasket ay never pa talaga nabuksan. Kita nyo, wala pang bakas ng liquid gasket or kahit anong pandikit. So, yan. At, ganun siya ka, oily. So, kita nyo man, ang puno na, ang daming oil na nakapasok sa kanyang combustion chamber. So, at ang kanyang piston din ay mayroong oil din na nakapatong guys, oh. So yan o.
Tin. Katanggal na ko ata ni R. So, ang black na lang guys, ang tatanggalin natin, ang kulang. Then dito natin ma-confirm kung nagkaroon ba ng overheat ang motor rebosing guys. Okay. O sadyang lumuwag lang yung piston niya, kaya nagkaroon ng ganun karaming usok. Ito, ito. Gahe. Tigas. Yun guys, tanggal no? So, kailangan tanggal natin ito guys, kasi itong napipigil sa black para matanggal natin yung black. At yung tinimim R. Pakitanggal to, boss. Pakitanggal to. Ito, papunta sa akin. Yan. Subusing na guys. Ang tagawak ng ating ano? Yan. Ang tagatanggal ng ating pisa. So, sikwatin na natin guys. Sana madali lang. Kasi matagal na ito hindi na natanggal. Original pero ito. Sana hindi mag-stack up. Wala, nag-stack up. Oh no! Nag-stack up ang block ni Bossing. Huh? Ay, mayroon pa pala isa. Sigurati natin, mayroon pa pala isa guys. Akala ko nag-stack up eh. Sak ng camera. Sak ng camera. Akala ko guys, is nag-stack up na. Ayan, nabahala ko kasi ang tagal pa naman kung trabaho yung mga stack up na mga block. Buti na lang may isang bolt pa natira. Yun. Tanggal na. Amazing! Yung rubber mallet natin. Ano bang? Yun. Birit guys. Sana confirm natin ang problema sa motor rebusing ay overheat. So yun guys, oh, overheat siya guys. Yan oh, gas ang piston ni Bossing. Kaya pala, ang daming usok na, pati usok na lumalabas kanyang kanister kasi yung block niya ay nagkaroon ng gas-gas dun sa ilalim na parte na yun. Yun guys, oh, yan. Yan ang gas-gas niya. Oh, no. So, makita din natin sa sitwasyon ng kanyang liner guys, ito itong part nito. Ito yung pinakaklaro talaga na part. Ayun no. Wala, may wasi. So boss, loads, anong dapat gawin kapag ganyang senaryo na nagkaroon ng gas-gas, overheat? So wala lang iba guys, na suggestion kundi rebore lang talaga. Except kung pabibili natin si Bossing ng bagong block na standard, is madali lang siyang ikabit. Pero kapag okay pa yung block mo, original, so mas better na rebore na lang, first rebore. Kasi maliit okay lang naman ang babawasan nito sa ating liner. At hindi naman masyadong kalakihan yung piston. Kasi first rebore pa siya. Pero na lang si Bossing ay may pera, pwede natin siya pabili ng stock na block na original. At saka yung piston-piston ring. Kasi yung piston-piston ring ni Bossing, kapag original pa ating bibilihin o stock at saka block, so sa piston-piston ring lang guys na original is nasa mga 1.5 yung piston kit niya kasama yung ring at saka piston. Pangalawa, yung block is nasa mga 2.5 o 2.7. Depende na ngayon sa SRP kung gaano kamahal yung pesa na bibili ni available sa ating market. So sa pagkaalam ko guys, ang original na parts nito ay nasa mga 2.5 or 2.6 sa ngayon. Pero na lang kung meron mga mas mura-mura pa talaga. Pero hindi na yung baba sa presyo sa mga black lang. Black lang yan guys ha, hindi pa kasama yung piston at saka piston ring. Kung bibili natin yan, siguro nasa mga 4,000 siguro, estimate. Or 3,500. Or basta sa 4,000 guys, kasi bibili pa tayo ng bulb cell, gasket, at saka yung oil, siguro dapat natin palitan guys, check kung nabasa tama ang level ng kanyang oil. Tapos, syempre, kung rebore lang, eh makamura ka lang guys, nasa mga 2,000 ang siguro ang gasto mo. Pera na lang kung bibili ka ng original ring piston at block, isa sa mga 4,000, hindi pa kasama ang labor. Pero yung rebore guys, okay naman yun kasi ang primary or pangalawang remedy ng ating makina para makatipid. Yan. So kung may katanong guys tungkol sa ginawang video, maaari kayong mag-iwan ng comments sa baba. At syempre kung kayo ay
bago pa sa channel, sa tingin nyo bilang ito ay nakatulong sa inyo, hindi usap pa namin lang subscribe at ito yung bell icon para lagi kapitin sa aking mga bagong video na ginagawa. So, try natin hanapan na paraan na magkapag-upload tayo, ma-upload natin siya, or kung hindi, next time na lang guys. Pero try natin i-upload ng update. So, gawa tayo ng part 2 sa pagkasimula ito guys. Maraming salamat sa laging panonood at laging pasuwa tayo ng channel. So, please, laging nyo. God bless.